Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. Good day again sa inyo mga kanogis, no? For today's video mga kanogis, bubunutan natin yung ating kaki reels na 3 months old ngayon, no? Kasi exact 3 months old na yung ating mga kaki reels. At kung gusto nyo akong samahan, tara! So bago ang lahat, pakainin muna natin yung ating mga alagang sisyo, no? So ayan yung ating mga alagang sisyo. Yan, ang liliksi pa rin mga ating mga alagang sisyo, mga kanogis. So andito yung patukaan nila. Yan, kinuha ko kasi tinanggal ko yung mga ayan, dumi-dumi kanina na naiputan, no? Andito yung patukaan nila. Yan yung ating Integra 2. Yan. Kasi graduate na sila sa ating booster. Kasi month old na. So merong 3 weeks, kaso sasabay na natin, oh. Mahirap kasi magpapalit-palit ng patoka, mga kanogis, kaya ayan, sasabay na natin sa Integra 2. Gagalit na sila sa booster. Hinahaluan ko sana to ng yung stag developer. Yun, yung dilaw, kaso hindi pa tayo nakabili. Kaya ito muna. Haluan ko soon kapag nakabili tayo. So ayan, baka inin muna natin yung ating mga laging sisyo, no? Yan, excited, oh. Excited. Excited yung ating mga alagang sisiw. Yan, oh, nag-aagawan. Ayan, nag-aagawan yung ating mga alagang sisiw. So, meron tayong 4 na lalaki na lang. Yan yung hiraw, 3 talisay. Dito naman sa 3 weeks, meron tayong yan. Meron tayong buyugin, meron tayong ayun, oh, black pumpkin din yan, katulad ng kuya niya. Yan, at meron tayong pumpkin ando, no? Yun. Bali, 3 lalaki. So, meron tayong 7 na lalaki dito ngayon, no? Sa ating mga alagang sisiw. Yung babae, meron tayong hero din siguro yan. Meron tayong isa doon. Yan, ito. Anong kulay ito? Parang talisay. Parang... para siyang ano, no? Anong, may gold saka... ayan, may white. Ano ba yan? White gold. So, ayan, sa 2 weeks old naman, meron tayong mga 2 buhay ito, babae ito, yan. Right, so ito yung update sa ating alagang sisiw. Meron tayong running 1 month at meron tayong running 2 months sa June 15. Yan, ito sila, yung malaki, June 15 to mag 2 months. Yun, oh. So ngayon, bubunutan na natin ng buntot yung ating kaki reels. Disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. So ito na ating 3 months old na buyugin. At ando naman yung kanyang kapatid na Bumar Pumpkin, no? So ito silang dalawa ay magkapatid. Kasi yung nanay nito is Bumar Pumpkin at yung tatay naman is Mel Sims Black. Kaya pinaghatian nila yung kanilang anak. Merong buyugin at mayroon 2 pumpkin. Kaso yung isa is... nabili na, right? So, bali, di ko na ipapakita yung pagbubunot ko dito lang sa baba kasi nag-iingat tayo sa ating channel, no? Ayan, so dito sa baba, bali, ang ipapakita ko na lang sa inyo is yung nabunot na natin na buntot, right? So, sa gantong edad, 3 months old, maganda na bunutan na natin yung ating alaga ng buntot. Hindi naman siya advisable, pero sa akin kasi mas gusto kong nakikita ko yung kumbaga kustura ng manok sa madaling panahon, no? Right? Pagtungtong ng 5 months, maganda na agad yung kanilang mga buntot. Kahit hindi pa naglalaban, maganda na ang tingnan yung ating mga alaga, no? Sa aya-aya ng tingnan. Kahit hindi pa naglalaban, maganda na yung buntot nila. So, ayan, bubunutin na natin mga kanokis. So, ito yung pauna nabunot natin, no? Yan. Pangalawa. Yan, bali. Biglayin nyo lang mga kanogis, hindi naman nasasaktan, kitang-kita nyo naman, o rinig nyo naman siguro na hindi umimik yung ating manok, right? Yan. Ayun. Pumalag. Pero yun lang yun mga kanogis. Yun, o. Yan.
yung diskarte ko sa mga nagdaang pag-aalaga ko pa ng kakirels, no? Yung ating mga talisay, yun na mga manok, pinagbubunatan natin yung nanbuntot, no? Yan. So, andito na. Tapos na nating nabunutan. Yan. Kibul na siya, kibul. Yung ating buyugi, no? Yan. So, ito yung kagandahan kapag tayo nagbunot ng buntot. Pag tungtong ng 6 months or 5 months nito, makikita nyo yung resulta. So, yung wala namang mangyayari kung bubunutan natin, no? Kasi mapupunta din naman sila sa paglalaglag ng mga buntot. Kaya inuunahan na lang natin nang sa ganoon magkasabay. Alright? Sabay natin nabunot, sabay ding tumubo yung kanilang mga buntot. Yan, so kuhain natin yung isa, yung ating kapatid nito. One eternity later. Dito yung ating boomer pumpkin, no? Yan, napakapugi na ating boomer pumpkin na yan. Kaso nga lang, itong manok na to is, ayan, meron siyang issue dito sa kanyang binte. Na parang maga. Guys, inuulit ko, ang pagbunot ng buntot ay hindi advisable, ha? So, depende sa nag-aalaga, kung gusto niyong bunutan yung kakiris niya ng buntot is nasa sa kanya yun, no? Right? So, para sa akin dito, binubunutan ko talaga kasi nasubukan ko nung una, mga kanugis, no? So, maganda yung resulta ng ating mga stag. So, papakita ko sa inyo yung ating mga nabunutan nung una. So, ito sila. Ito naman yung ating kuha-kuhaan ng buntot, no? Yan, isa. Dalawa. Medyo pumapalag yung ating bumar, no? Medyo pumapalag siya. Yun, no? Makanugis, ang pagbubunot ng buntot is madaming nagpi-perform nito. Gaya ng mga farm, meron nagpi-perform, no? Meron nagbubunot ng buntot sa kanilang mga alaga. Kasi yun na nga, maganda yung resulta. At kung ikaw hindi ka pa nagbubunot ng buntot sa iyong alaga, subukan mo, mga kanugis. Walang mangyayari sa iyong alaga, no? At gaganda pa yung maging resulta. Paglipas ng 2 months, right? So, magbunot ka ng 3 months. Pagtugtong ng 5 months, makikita mo yung resulta sa iyong ginawa, alright? So, andito, natapos na natin nabunutan si... Wow! Yan, yan, kalbo na yung buntot niya, no? Yan. So, ito ay 3 months sila. Nung una naman, nung nagbunot ako sa mga talisay is 3 and a half months, so running 4 months. So, ito, exact 3 months pa to, no? So, medyo inagahan natin, no? Titingnan naman natin kung ano yung resulta kapag medyo maaga, right? Exact 3 months kasi running 4 months na talaga dapat, no? Right? And so, kalbong-kalbo na yun talaga yung buntot. Yan, so, hindi naman siya gaanong nanibago, no? Sa pagbunot natin. Kung ano siya nung hindi pa natin nabunutan is ganyan pa din siya, no? So, wala namang nangyari, mga kanugis, yung pagtanggal lang talaga natin ng buntot. Yung nabago yung itsura niya, haha. At syempre, puntahan natin yung isa. So, andito yung kanyang kapatid. So, hindi ko na-i-pre-rinse kasi ulan. So, oo nga pala mga kanugis, no? Ngayong araw is pumasok na yung Typhoon Betty. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, no? Naway, mag-ingat yung bandang Tagaron, Luzon, kasi dun lalapit sa kanila yung typhoon. So, di naman magla-landfall sa Pilipinas. Kaso nga lang, sa sobrang lakas ng typhoon na yun, is maaaring maapektuhan din yung ating mga kanukis dun sa bandang Northern Luzon, right? So mag-ingat kayo dyan, mga kanukis. Sa tingin ko mayroon tayong mga supporters din dyan, no? So dito yung isa, nabunutan natin yan, no? So ganun pa din, hindi siya nanibago. So lang hindi siya nanibago nung wala na yung kanyang buntot. Yan.
At ito na nga, tumungon tayo sa ating shoutout for today, mga kanogs, no? Siyempre, shoutout kay Jason Doria, kay Boy Skill TV, Michael Dave San Miguel, at kay siyempre kay Melvin Abarillo, kasi masaya daw siya kasi na-shoutout yung pangalan niya, kaya shoutout ulit daw. At kay Lito Pin from Sarangani Province, right? At kay Henrix Padama Loof, no? At kay Per Darbs TV. At syempre kay PG Cobrador. At shoutout kay Jeffrey Avelin from Buena Vista, Quezon. At sa idol natin na si Cipriano Baldomiro from Makiwalo, Mondragon, Northern Samar. Alright, maraming salamat sa lahat ng pagsubaybay ninyo, mga idol, dito sa ating channel. Alright, so hanggang dito na lang for today's video, mga kanogs, no? Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, at sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video. So, peace out!